Ano bang meron sa Smartmatic? Simple lang po mga kababayan. Gumana ang kanilang dayaan noong pang 2010, 2013, 2016, 2019 at gagamitin uli yan sa 2022. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Dito sa Pilipinas, maulan po ang araw na ito. And I hope and pray that all of you are in good health and safe always. Ngayong araw po ay nag-live po ako para ipaabot po sa inyo itong balita na actually talo po ang Smartmatic sa bidding ng COMELEC. Kagabi lang ito lumabas yung balitang ito. Talo po ang COMELEC, ulitin ko, sa bidding ng COMELEC. Pero ang ginawa po ng COMELEC ay dinisqualifika po nila ang lowest bidder upang maibigay ang kontrata sa Smartmatic. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo mga kababayan na ang riding in tandem na pumapatay po sa demokrasya ng ating bansa ay itong tandem ng COMELEC at Smartmatic. Hindi pwedeng mangyari na si Smartmatic lang ang mandadaya. Kasabwat po talaga ang COMELEC dyan. So ito na nga po, talo po ang Smartmatic sa bidding pero nagawan po ng paraan ng COMELEC ng Special Bids and Awards Committee Automated Election System. Dinisqualifika po nila ang lowest bidder at para maibigay po sa Smartmatic ang kontrata at para magpatuloy ang dayaan sa 2022. Ito na po ang pasiunang pinakita sa atin ng COMELEC. Ang kontrata pong ito ay may approved budget of contract na 660.7 million pesos mga kababayan. 660.7, ito po million. Ito po ang budget ng kontrata. Ang kontrata po ay para po sa pagkumpuni, refurbishment ng 97,345 vote cheating machines. Ito po yung mga makina ni Smartmatic dati na binili natin, inarkila muna, tapos binili, binayaran, dalawang beses po binayaran ng Smartmatic dito at pagkatapos ng dalawang halalan, wala na po, sira-sira na po, kaya kailangan pong i-refurbish, kaya kailangan pong kumpuniin. So ito po, gagastos ulit tayo ng 660.7 million. Yun po ang kontrata, ang approved budget of contract. Plus kasama po dyan ang pagbili ng 109,745 SD cards para sa main SD cards ng mga makina at 109,745 din na backup SD cards. So dalawang SD cards, yung main SD card saka yung backup SD cards. So 109,745 pieces bawat isa, bawat main at backup. And kasama din po diyan ang 250,000 pieces ng cleaning sheets, panglinis ng makina. So pinaghandaan po talaga ng COMELEC dahil alam nila yung mga makina ng Smartmatic, yung vote cheating machines ng Smartmatic, hindi na po talaga reliable yun. Hindi po natin alam kung gaano karami ang masisira sa araw ng halalan. Pero that is part of the cheating game. Now, ito po yung kontrata ha. Now, ang Smartmatic po, ang kanyang bid price po. So ito po yung tender po niya, tender. Yung hinulog po niya doon sa bidding. 637.4 million pesos. Yun yung sabi ng Smartmatic. Ito yung babayaran nyo sa amin. 637.4 million. Hindi sila lumagpas sa approved budget of contract kasi hindi ka dapat pwedeng lumagpas sa ABC, approved budget of contract. 660.7 million. So, hindi pwedeng lumagpas si Smartmatic 637.4 million. Meron pong isa pang bidder. Ito po yung Pivot International Incorporated, PowerServe Incorporated. So, gamitin na lang po natin yung acronym PIIPSI or PSI na lang, PowerServe Incorporated, PSI. Ang bid price po nila ay 490 million lamang. Okay? Linawin natin uli ha mga kababayan. Ang bid price ng Smartmatic Cheater Killer Smartmatic, 637.4 million pesos. Ito ang dapat bayaran ng COMELEC kung sila ang mananalo. Pero si PowerServe, ang kanya ay 490 million lamang. So, ang diferensya po ng dalawang bidder ay 147.4 million pesos. Mas mura po si PowerServe. Pero, dinisqualifika po sila ng COMELEC, Special Bids and Awards Committee. Dalawa po ang grounds for disqualification. At dito po,
Alam ko magagalit po kayo dito pag narinig po ninyo. Na-disqualified po ang lowest bidder dahil po wala pong zero or dash ang kanilang bid documents. Kulang ng zero or dash. Kasi po, ang sabi ng COMELEC, dapat may nakalagay zero or dash kung walang preso. Hindi po nila nilagyan. Walang zero, walang dash. Kaya dinisqualify po sila ng COMELEC. You see, walang kwenta ang rason ng COMELEC para i-disqualify ang lowest bidder. Walang kwenta, mga kababayan. Hindi po malulugi ang gobyerno kung walang zero o walang dash ang bid documents. That's plain and simple. Tapos ito pang pangalawa. Yung pangalawang grounds for disqualification is that hindi raw nilagyan ng separate price ng PowerServe ang kanilang SD cards at ang cleaning sheet. So wala daw presyo na nakalagay para magkano ang SD cards at magkano ang cleaning sheets. In other words, single calculated bid ang hinulog ng PowerServe. Isang buong presyo lang for the refurbishment, yung pagkumpuni ng mga vote cheating machines, 97,345 vote cheating machines. And then 109,745 times 2 SD cards, main and backup at 250,000 cleaning sheets. So isang bid price lang ang binigay nila, 490 million pesos. So kasama na lahat yun. All in, single calculated bid. Kaakibat ni COMELEC si Smartmatic sa pandaraya sa eleksyon. Mula pa noong 2010, 2013, 2016, 2019 elections, kumita po sila dyan ng limpak-limpak, bilyon-bilyong salapi. And I'm very honest about this. Sinasabi ko po sa inyo because itong dayaan ng COMELEC at Smartmatic, nahuli ko na po ito noong pang 2010 until today. Nag-file po ang PowerServe ng motion for reconsideration sa COMELEC at dito po tayo makakatulong para sa bayan, mga kababayan. Itong disqualification po, nakikita po ninyo, zero, dash, yun lang ang dahilan, napakababaw po. Pero 147.4 million pesos ang gagastusin na dagdag na gagastusin ng gobyerno para lang maibigay ang kontrata kay Smartmatic. Hindi ba tayo magagalit dyan, mga kababayan? Ang pera ng gobyerno ay galing po sa inyo. Galing po sa ating lahat. Direct taxes, income tax, indirect taxes, value-added tax. Araw-araw po tayo nagbabayad ng pera sa gobyerno. At ito, nilulustay, winawaldas ng COMELEC. Mas mahal na nga si Smartmatic, mandaraya pa ang makina nila, mandaraya pa ang sistema nila, bibigyan pa sila ng dagdag na 147.4 million pesos. Dinisqualify ang lowest bidder para maibigay kay Smartmatic ang kontrata at masiguro ang dayaan sa 2022. Ano bang meron sa Smartmatic? Simple lang po, mga kababayan. Gumana ang kanilang dayaan noong pang 2010, 2013, 2016, 2019 at gagamitin uli yan sa 2022. Kapalit ng bilyon-bilyong pera na ibabayad sa kanila ng mga pulpul na politiko, magnanakaw na politiko, mga walang kwentang politiko na nagpaparusa, nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Dati na-disqualify po ito. Ito, ibibigay ko po sa inyo itong facts na ito. Noong 2015, si Andres Bautista ang chairman ng COMELEC, na-disqualify po itong Smartmatic. Mas mabigat pa ang grounds for disqualification. Una, wala po silang valid articles of incorporation. Mabigat po yan because if you have no, kung wala kang valid articles of incorporation, you have no legal personality to join the bidding. So wala kang karapatan na sumali sa bidding ng COMELEC. Kasi wala kang legal na personalidad. Kasi wala kang valid articles of incorporation. Yan po ang Smartmatic noong 2015. At nung nag-demo po sila ng kanilang unit, pumalpak po ang kanilang unit. Noong 2008, umusok pa ang kanilang makina. Pumalpak po ang demo unit nila. Pero si Andres Bautista ang nakupong chairman ng COMELEC. Binaligtad po ito sa panahon ni Noynoy Aquino. Nung dumating po dito ang kanilang chairman ng Smartmatic na si Lord Mark Malok Brown, ang political advisor ni Corazon Aquino noong panahon ng 1986 presidential elections. So, kinausap si Noynoy sa Malacanang at alam kong nag-usap sila kasi si Lord Malok Brown mismo ang tumawag sa testigo ko. Ang testigo ko, nakipag-usap sa akin at sinabing si Lord Malok Brown ang tumawag sa kanya nung nandun na si Lord Malok Brown sa Singapore. Galing siya ng Manila, galing pala siya ng London,
pumunta rito sa Manila, then dumiretso sa Singapore. Nung nandun na po si Lord Malek Brown sa Singapore, tumawag po siya sa testigo ko. At sinabi niya, nagkausap sila ni Ninoy Aquino sa Malacanang. At itong testigo ko, sinabi po sa akin, personal, at naniniwala po ko sa testigo nito dahil dating congressman ito at malapit kay Ninoy Aquino. So, binaligtad po ni Andres Bautista ang disqualification ng Smartmatic at sila po ang naghawak ng 2016 elections. Kaya po, natandaan ninyo, kinalikot ang transparency server at nanalo si Ginang Robredo bilang Vice President. Nanalo po si Ginang Robredo bilang Vice President nung panahon ni Andres Bautista na pinilit ang Smartmatic na siyang gagamitin sa eleksyon. Kinalikot ang transparency server at voila, nanalo si Lenny Robredo at natalo ang nangungunang si BBM or Bongbong Marcos. So, buong sambayan ng Pilipino, parang sinampal talaga tayo left and right nitong manipulasyon ng COMELEC at Smartmatic. So anong magagawa natin, mga kababayan? Mag-ingay po tayo ng husto. Ininsulto na nga tayo, nanakawin pa ang pera natin, nanakawin pa ang boto natin, at hahayaan lang po ba natin sila na gawin nila ito sa atin over and over again? Tandaan po ninyo, mga kababayan, tingnan po ninyo ang inyong mga anak at inyong mga apo. Hindi po sila makakapaglaban para sa kanilang kinabukasan. They cannot fight for themselves. Ito, mga anak natin, mga apo natin, they're still so young. Tingnan niyo po sila. Hindi po nila kayang lumaban para sa kinabukasan po nila. Pero kayo at ako, kaya po nating lumaban ngayon at magkaisa. At yun po ang gagawin natin. Mag-ingay po tayo, iparating po natin sa ating Pangulo na ayaw po natin ng ganitong manipulasyon sa ating eleksyon, sa bidding process po. Bakit natin ibibigay kay Smartmatic? Para lang ibigay sa mga incheck na gagawa ng mga vote cheating machines nila? Huwag po natin hayaan ito, mga kababayan. We stand together. We bond ourselves together. Magkaisa po tayong lahat at mag-ingay po tayo dito sa social media. Tumawag po tayo sa Presidential Complaint Center at iparating po natin ang ating mga hinanaing tungkol dito sa manipulasyon ng COMELEC at Smartmatic. At sa mga nakikinig po o nanonood po ang mga abogado, pwede po tayong mag-demand sa kanila ng kopya ng kanilang kontrata para makasuhan po natin ang Special Bids and Awards Committee, ang lahat ng kasapi ng Special Bids and Awards Committee. This is the time to stand and fight. Pwede pa tayong humingi ng kopya ng kanilang kontrata because these are public documents. Kapag hindi po nila ibibigay sa atin, kasuhan na po natin ng obstruction of justice.